Pero gusto kong ano idagdag no that direct make storyboarded the entire film. Wow, may ganun yes. pa pala director so, no. Talaga nagbigay siya ng panahon to do pre-production. He storyboarded the entire film. So kaming mga artista, we had to come to the set prepared, you know, memorized our lines kasi talagang may shot list siya for everything. Parang he had the movie in his mind already even before the first day of shooting. So yung set namin, very organized, very efficient. Pag nagtanong ka, mga more or less, anong oras tayo magpa-pack up, nasasabi nila because he timed. Ang ganda naman. He timed everything. Yeah, and we only shot the movie for 20 days. Matagal-tagal din naman. Every day siya. So nakatulong din sa characterization namin yun na hindi na kami lumalabas dun sa location. And then the shoot was, I think, chronological, no? More or less. Yung, Bihira na tayo makamilig ng ganyan director, ma'am, sa araw, no? Sinunod niya yung, ano, yung sequential narrative. Mm-hmm. Alright. Para po naman, sir. Okay. Para kayo, kay Ma'am Charo, from what I know po, kayo rin po nag-aaral sa isang may madre na, ano, na eskwelahan. Mm-hmm. Oo. Did you have your own sharing experience na nung ba, nung estudyante rin ako, ganito yung feeling ko, may kinatatakutan din ako sa school. Si Bea, well, kami may urban legend lagi sa school. Well, parang very close nga ito sa kabataan ko, no? Kasi hindi totoo, meron kami pinaniniwalaan nag-suicide din sa loob ng CR. Pero syempre, wala naman talaga nangyari pa sa akin. Nakakatakot lang talaga. So, yun. I'm sure maraming makaka-relate ng mga estudyante na nag-aaral sa Catholic schools kasi hindi naman mawawala yan. Bilang Pilipino, naniniwala tayo sa mga ganyan, hindi ba? Sa mga urban legend. Totoo. Yes. Ako talaga na-appreciate ko yung character ni Sor Alice kasi nag-aaral din ako sa isang eksklusibong paaralan para sa mga kababaihan, no? That was run by nuns. So, alam mo yun naman yung pinapatupad ng mga guideposts, no? Ng nagpapatakbo ng institusyon. And, paano ba yan? Minsan, di ba yung mga bata, yung guilt, ang lakas ng, parang yun ang nagmo-motivate ang behavior mo. Pag bata ka pa yung, kasi yung, may patakaran eh. Tapos pag hindi mo sinunod yung patakaran, may punishment, may corresponding punishment. And pag bata ka pa, hindi mo pa naiintindihan yung lawak ng mundo. So, may appreciation ako dun sa struggle ng isang babae na nanggaling sa very traditional upbringing at anong nangyayari ngayon sa mundo na mas bukas na at mas malawak na ang pag-unawa. Yeah, may dadag ko rin na kaya siguro isang bagay din kung bakit 90s era yung pinili namin is that because pre-social media era siya, no? So maraming mga issues na hindi na pag-uusapan. Yung mga saon-loobin mo, hindi mo talaga na i-share sa maraming tao. Kasi noong time na yun, diba, parang we're too busy conforming. Gusto natin maging kagaya ng iba. So makikita nyo sa pelikula yun. This movie, I think you somehow come full circle. Diba? In 1976, you did your very first movie. Also a horror movie, which won you an Asian Best Actress Award. It's directed by Mike. And now, 43 years later, oh my goodness, you have a movie directed by Mick. Yeah. And it's also a horror movie. I know. Mike and Mikael. Yeah, di ba? Somehow related, di ba? Oh, totoo. Mm-hmm. And that for a very first movie na nalo ka agad ng award is something really amazing, di ba? Maraming salamat. Hindi ko nga alam na kasama ang itim nun eh. Oo. Juror ka ba nun, Tito Mario? Hindi pa naman. Charot lang. 1976 was actually a year that is very important because ang daming magandang pelikulang pinalabas that year, remember? Wow. Oh, so... Sayang, I wasn't even born yet. Oh, I'm sure. Go ahead, sorry to interrupt you. So, now do you think... I don't know how... balance your roles are, but if it's a lead role, do you think you have another chance of winning an award for this movie? Wow. Definitely, she was so good in this movie. Ako talaga yung sumagod. Any? Ikaw, anong feeling? What can I say? I just gave my best. Mm. Yeah, so.
alam mo naman, kanya-kanyang mata yan. Kanya-kanyang perspektibo yan. Diba? Wala sa aming mga kamay. I would just like to find out what is the experience of Charo and Bea in working with each other? Ay, interesting. Dream come true po para sa akin na makasama sa isang frame si Ma'am Charo. Honestly, noong umpisa kinakabahan ako, of course, hindi ko alam kung paano, ano ba dapat yung expectations ko. But, yung workshops and meetings, and alam mo na hindi, parang ibang hat yung sinuot ni Ma'am Charo. She wasn't the CEO, she wasn't the president of ABS-CBN. She was an actress. And she was open to collaborating with you. So, ibang pakiramdam yung parang nag-share kayo ng art, kayong dalawa, no? So, hindi ko makakalimutan itong experience na to. And it's also my first time doing a horror movie, my first time working with Mikhail Red, and my first time to have joined the festival. So, isang milestone to para sa akin, at hindi ko makakalimutan na kasama ko si Ma'am Charo sa peligro ng ito. Bea was only 13 years old when I met her. Wow. Oo, at talagang nasundan ko ang kanyang career bilang isang artista at isa siya sa mga hinahangaan ko sa mga kabataang artista. So, you know, I felt so excited and I really looked forward to working with her. She's a very intelligent, intuitive, and generous actress. And she works hard, you know? I mean, talagang she comes to the set prepared. Pero hindi naman yung talagang, ano na, yung pag-break naman, nagbe-break din naman siya from her character. Di ba? Oo. Yeah, she's a true professional. Her attitude towards her craft is admirable. Wow. What can you say about that, Bea? Oo. Kinikilig ako. Reply. Gusto kong kumuha ng copy ng lahat ng interviews namin. Sabi ko nga kanina may photoshoot kami, ipapa-frame ko ng malaki yung picture namin together. Diba, sino makakapagsabi na nakatrabaho mo yung Asia's Best Actress? Yeah. So, you mentioned a while ago na this is your first horror movie. What took you so long? I was actually offered once, no, before pa when I was younger pa. Siguro hindi pa ako ready. And to tell you honestly, hindi ako gumagawa ng horror because I'm afraid to go to that dark place. Medyo matatakotin kasi ako, alam nila Mick at ni Ma'am Charo ito. So kasi when you do a character, syempre aabutin mo yung lalim na kayang maabot ng character ni ba. Medyo takot akong pumasok sa balon na yun. Pero ngayon, parang nung nabasa ko itong script na ito, this was pitched to me, and when I learned that Ma'am Char is going to be part of that movie, parang I just couldn't say no. And siguro parang naisip ko, baka ito na yung tamang pagkakataon na gumawa ako ng kakaibang pelikula. Umalis ka sa comfort zone mo. Yes. This question naman po is for Ms. Chara and also for Bea. What's your biggest fear? Biggest fear? Ano po yung pinakinatatakutan niyo talaga? Bea, nasa yun na rin lang mic. Would you like to? Ano sa buhay? Sa gamit? Yes. Insekto? Ayok? In life. Yung talaga in life. Siguro yung hindi ko magawa yung mga gusto kong magawa. Siguro yung I'm afraid na mawawalan ako ng oras at pagkakataon gawin niyo. Ganda. Para walang regrets na. Yun. Ang Charo. Madami na akong... Madami mo nagawa. Madami na akong multong hinarap eh. Oh. Oo. Diba? Diba mo anong klase? Ay, napakarami. Correct. Kami ba ito? She was our boss for the longest time. You know, I've reached the point when I live in the moment. Ah, okay. Hindi ko na masyadong pinag-iisipan ng mga bagay-bagay. Wala ka, medyo walang masyadong fear. I go with fear. The flow. Ah, go with the flow. Oo. Okay, thank you. Madami nang naharap. Yung name mo pa lang dito, no, Sor Alice. Tapos yung dating niya parang strict ang oo, ano to, Madre Superior, parang nangungurot ng singit at ano namamalo ng pamakpat. So anong klase po siyang madre? Very traditional. Sumusunod siya sa
dogma ng kanyang institusyon. Napakahalaga noon na sumusunod siya sa mga kalakaran ng kanyang kinabibilangang institusyon. Pero siya rin ay isang tao at meron din siyang pang-unawa sa sangkatauhan, diba? So she's a morally ambiguous character. May conflicted siya. Parang her hands are tied, diba? Kasi galing siya sa ganong henerasyon, galing siya sa ganong paniniwala na kailangan niyang patupad ang mga bagay-bagay sa isang paaralan. Ang tingin niya, ang responsibilidad niya kailangan matuwid ang mga estudyante bilang sa paniniwala ng sosyedad, di ba? Pero meron din siyang pangunawa sa kahinaan kahinaan ng tao. So, very conflicted character. Very conflicted character. But at the end, syempre, alam niya kung saan siya. May katungkulan siya. May responsibilidad siya para sa institusyon na kinabibilangan niya. Wow! So medyo doon papasok yung sinasabi ni Direk na layer. So hindi, bilang sabi niyo nga, morally ambiguous siya. So hindi, not necessarily matino or straight lang yung character niya. Which makes her very human, diba? Yun ang kagandahan, diba? It's not black or white yung mga characters ni Direk Make dito sa kwentong ito. Hindi black or white. Kung hindi, kung ano yung totoo. Totoo, diba? EJ? Totoo po! Ma'am? Ang hirap kasi kwento! Hirap din ako Kasi marireveal yung ano! Sige. Without revealing anything. Pero Ma'am Charo, hindi po naging issue sa inyo na tinanggap nyo tong role na to after nang ginawa na yung bidang-bida kayo sa ang babaeng humayo. This time parang ang dating kasi parang si Bea talaga yung lead. Ang dating parang support yung role ninyo. Okay lang yan, di ba? Walang kasabihan nga. Para sa isang tunay na artista, walang malaki o maliit na role. You are there for your passion for the craft. At gusto ko yung kwento. Gusto kong gawin yung pelikula. Gusto ko silang makatrabaho. May kailangan bang kailangan bang iba pang rason? Yun, tama. Thank you po. Si Bea, since, ayun nga, kahit horror yung genre nito, since nagsama kayong dalawang huhusay na actress, aabangan yung, kung may tagisa ng acting na magaganap sa inyong dalawa. Nabanggit ni Derek kanina na merong paglalaban, yung parang old school at yung modern na paniniwala. So, saan papasok dun yung tagisan ninyo ni Ma'am Charo dito, Bea? At paano mo? Alam mo, pag sinasabi niyo yung tagisan, kinakabahan ako. Oo, ganun talaga. Kahit natapos na yung pelikula, parang kinakabahan ako. Oo, paano mo itinawid yun, Bea? At paano mo ilalara, ikukwento sa amin yung ganyong laban na ninyo ni Ma'am Charo dito sa movie? Oo, ang character ko kasi dito si Patricia, isa akong guidance counselor, hindi ba? Pinaliwanag ni Ma'am Charo yung character niya. Siya yung produkto ng isang henerasyon na talagang matuwid na daan, ito lang ang paniniwala niya, ito ang ipapass down niya sa bagong generation. Ang role ko naman dito, siguro modern day woman, she's very empowered. At para sa kanya, dahil nga science ang pinapractice niya, the guidance counselor siya, hindi, gusto niya idinadissect yung problema. Hindi lang black or white, may gray area dyan, may cause and effect. So paano natin susolusyonan ang problema? And she's the type of woman who asks questions. Hindi yan parang ibabrush under the rug na lang na okay na yan, naayos na ang problema, maayos, matiwasay ulit yung ang eskwelahan. Parang sa kanya, gusto niyang, she wants to get to the bottom of things.
para talagang sigurado siyang hindi na mauulit ang mga bagay-bagay. So, siguro doon pumapasok yung tagisan sa mga eksena sinasabi ni Mick. Dahil lagi kaming merong mga confrontation scenes. And yun talagang hindi ko makakalimutan. Ano yung particular scene ba na talagang tumatak sa'yo na nakita mo kung gano'ng kahusay ang isang Charo Santos? Oh my God! Sa dulo may revelation. Ay, oh, i-reveal mo na, Char. Gusto mo na ba? Oo. Hindi ano lang, ako ng bayad sa'yo. Patikim lang, ano yung naganap doon na aabangan namin? Ay, ang hirap. Hindi, merong pagpapaliwanag yung character ni Sora Alice na magugulat kayo sa pinakitang talento na naman ni Ma'am Charo Santos. Dahil ako in awe rin ako after that scene. Hindi ko alam yung parang nawala rin ako sa eksena while doing it. I enjoyed it very much na meron nga mga noises pala, hindi namin napansin. Because sobra kaming into that scene. So parang... Yung pinamumukha niya sa'yo na base sa aral ito, di ba? Parang ganon. Oh. Ang hirap ipaliwanag. Mahirap. Abangan mo na lang yung eksena na umuulit mo, EJ. Oo nga. Ganda no, confrontation, ang ganda nun. Di ba? Di ba ikaw lang ang master of ceremonies ngayon? Oo. So, basta in awe si Bea at ano nawala ka, sabi mo? Then, parang hindi ko na narinig yung mga noises na normally naririnig mo habang nag-i-eksena. Nakalang pag may tumatahon na aso, somehow, di ba, bukas pa rin yung other side of your brain. But sa particular na eksena na yon, hindi ko narinig. Parang sobrang drawn ako dun sa pagpapaliwanag ni Sor Alice dun sa mga pangyayari sa eskwelahan na talagang nawala ako. Ang galing niya dun. Actually, it was the most frightening scene pag tinatanong. Ano pinakakata? Yeah. Well, for me, as an actress, it was the most frightening scene kasi sa isang eksena, kailangan maipaliwanag mo. Ay, ang hirap. Ay, ang hirap. Huwag na. Okay. Si EJ, nanukasin. Talaga gusto mong i-reveal namin, ha? Okay, so thank you. Kaya ano na kay Direk Mick? Direk, kasi ano, recently nakakanood kami ng mga movies na sabi horror, pero we end up parang bitin or nabwisit kami sa movie, hindi kami natakot. Kasi when you say horror, talagang dapat yung mapapa... Gusto mo yung sisigaw, kitili ka, di ba yung talagang kakapit ka sa ano mo, kasama mo, ganyan. So ito ba, do you promise na talagang real scares and matatakot kami ng totoo dito for reals? Hindi naman yung first 10 minutes, di ba, ano, horror enough yan. Actually, so yun, patikim na yun. Basically, yeah, ano siya, traditional horror siya. Kasi may tinatawag na ngayon na, ano, di ba, may mga slow burn horror na rin na parang nagiging trend. Pero ito, ano siya, nandito talaga yung scares. Hindi siya roller coaster, thriller rin siya. Basta, ang hirap explain eh. Sa third act, marami pang mangyayari. Marami pipigilan mo ang ihi mo, ala. Okay, tapos